Paano nga ba ang tamang fitting at pagsusuot ng helmet? What's up mga kamaos? Lin po ulit ang inyong tindera. And for today's content, magtuturo ako or magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano nga ba bumili ng tamang fitting na helmet at kung paano nga ba ang tamang pagsusuot. Marami kasi na nagtatanong kung ma'am, paano po ba malalaman yung sizes o di kaya lalong-lalo na dun sa mga nag-o-order online na syempre hindi nila makifit yung kanilang bibilihing helmet. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba. Samahan nyo ako, tapusin natin or panoorin nyo itong gagawin kong video. And kung hindi ka pa syempre nakakapag-like sa aking YouTube channel, Maos TV, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ako at i-hit yung bell button para sa mga tips na pwede kong gawin sa akin. Unang-unang tips, mga suki. Meron ako ditong hawak na medida. Okay? Ang tips niyan, kasi sa sizing ng helmet, may mga sizes yon. Meron tayong medium, large, XL, 2XL. Okay? Yan usually yung mga sizes na dumarating sa mga stocks ng helmet. Okay, so hawak ko ang medida. Ito. Okay, so dun muna tayo sa fitting ng medium. Kasi usually, pinakamaliit na sizes ay medium. So, dun tayo magbe-base sa centimeter. Okay, sa centimeter. Ang tamang pagsusukat po niyan, paikot po dito sa ulo ninyo. Ganyan. Okay, so ako, ayan yung tamang sukat ng sa head ko. Yan, centimeter kung ilan. So, ako ay pasok ako sa 56 centimeter. So, dun po papasok yung pinakamaliit na size natin. Ang medium ay 57 centimeter to 58 centimeter. Okay, yan yung size ng medium. Okay, so ibig sabihin, ako po ay pasok sa medium size. Tapos, sa second size naman po natin, ang large fit po ay 59 cm to 60 cm. Okay, so yun po yung pagsusukat nyo sa medida, ha? Yun po yung sukat nun. At yung XL size naman po natin, 61 cm to 62 cm for XL size. And then dun sa 2XL na size po natin, 63 to 64 centimeter. Okay, yan po yung first tip natin para magsukat or malaman nyo yung sukat ng head circumstances. Okay, punta naman po tayo doon sa second tips natin kung paano nga ba ang sizing. Okay, eto po. Ang sizing po ng helmet, depende pa rin po sa brand ng helmet na bibilihin ninyo. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang head circumstances po ay 56 cm, which is pasok po ako dun sa 57 to 58 cm na medium size. Pero, subalit, that of what? Yung mga ganun. Okay, katulad po ng alimbawa na lang po, okay, ito po, magpapakita ako ng sample sa inyo. Katulad na lang po na aking Geely helmet. Okay, sa Geely helmet po, usually po, ang binibigay nilang sizes is large and XL. Why? Bakit po wala silang medium? Kasi po, makapal po yung inner foam nila. Ibig sabihin po, yung large size nila ay parang fit na rin po siya sa medium. Okay, itatry ko po ito. Magtatry po ako ng large size ng Geely helmet. Okay, ito po, large size po ito ng Geely helmet. Ipapakita ko po sa inyo kasi di ba nga po, ang size ko po ay medium. Pero pagdating po sa Geely helmets, makapal po yung foam niya, nagpipit po sa akin ang large. So, magdedepende pa rin po tayo sa brand ng helmet na bibilihin natin. Ito po, itatry ko po. Ayan.
Okay, ayan po. Large size po ito. Well, actually, maluwag pa rin siya sa akin, oh. Makikita nyo po yan, yun yan. Oh. Pag nasuot nyo yung daliri nyo dyan, maluwag pa siya. So, maluwag pa rin siya sa akin. Dapat po talaga, yan, pag po gumagalaw-galaw na ganyan, ibig sabihin po, hindi yan fit sa iyo. Sa akin, hindi po yan. Kasi magalaw po siya. Dapat po talaga hindi gagalaw, okay? So, ito po ay large. So, talagang dapat medium ako, no? Ayan. Large size sa akin ng gile ay maluwag pa po. Okay? So, papakita ko naman sa inyo yung, ito po ay, ito po ay isprayan natin ng disinfectant, okay? Kasi nga po tayo ay pandemic ngayon. Baka sabihin nyo naman, ay, sinuot ni ma'am. Okay, so, i-sprayan po natin yan ng pang-disinfectant natin. Okay, so magta-try po ako ng ibang brand. Okay, ano pa ba ang may medium natin dito? Ah, okay, ito na lang po. Si Zebra po, itatry ko po yung kanilang large size. Itatry ko po yung large size ni Zebra para po makita ninyo kung ano yung pagkakaiba ng mga sizing nila. Okay, si Zebra po, ayan o, kung mapapansin nyo, mas masikip siya. Mas masikip siya kasi lapat na lapat yung foam niya sa mukha ko. Ibig sabihin po kasi, ganyan yung tamang fitting. So, ibig sabihin, itong model na ito yung Zebra, mas maliit po siya. Ito po yung pinapakita ko sa inyo na pinapaliwanag ko ngayon na ang sizing is depende pa rin po sa bibilihin ninyo na brand ng helmet. Although, nagsukat ka na ng size mo sa medida, pero depende pa rin po yun sa brand na bibilihin ninyo. Okay, ito po, sakto lang sa akin yung large, kahit na medium fit ako sa medida, sakto sa akin yung gantong model ng, okay, for Evo helmets po, ako po ay medium size ako, okay? Ito pa po, isa pa nga po pala na tips pag bili ng helmet, kasi akala po nila, lalong-lalo na po, sa Evo helmets, kasi ang Evo helmets po, kung mapapansin nyo po, naka-design yan na maliit dito sa part na ito, yung kung saan isusuot nyo yung ulo nyo, parang ganito. Yan, ganyan. Iba po, pag bibili kayo, akala nyo, hindi nyo maisuot, pero kailangan po no, nahawakan nyo po itong dalawang side na ito, and then ihilahin nyo po yun pababa. Ayan. Ayan, o, katulad po niyan, medium fit po ako sa Evo helmets. At ang tamang pagsusuot po niyan or pagbili ng helmet ninyo, kailangan po nakalapat sa inyong pisngi. Mas maganda pa nga po yung parang mas ano pa siya, mas madikit pa siya kasi talagang hindi gagalaw sa helmet ninyo. Sa ulo ninyo yung helmet. Yan, hindi siya kakalas. Ito, medium size to pero medyo maluwag pa siya sa akin ng konti. Ayan, medyo maluwag pa siya ng konti. Pero, tama na po yan kasi kapag nag-mask naman po ako, mas kapit na po siya. And then, huwag niyo pong kalimutan na ilock yung ito dito sa ilalim. For KYT helmets naman po, medium size lang din po ako. Okay, kasi maliit lang po ang sizing din ni KYT helmet. Ayan, ito naman po yung fitting ng KYT helmet sa akin. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, nakakapit siya sa mukha ko. And ang size po niya is medium. Ito naman po, NHK helmet po. Ano po ito? Nabili ko po ito, I think, 3 years ago na po. And ito ay medium size, okay? So, nung binili ko siya ng bago, syempre masikip pa po siya. Kaya pag bibili din po talaga kayo ng helmet, much better na po na masikip sa inyo kasi habang ginagamit niyo po siya, katagalan, luluwag po yung foam niya. Kumbaga ninipis. Tingnan niyo po ito.
Yan, oh. Medium size po ito dati, masikip sa akin. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, maluwag na siya, oh. Pagka, masasabi nyo pong maluwag kapag nakaganyan na. Natakpan na yung mata ninyo, gumaganyan-ganyan na siya, oh. Yan, maluwag na po yan. Pero nagmamask po ako dito para mas masikip po siya. Kasi kailangan po yun. Kailangan hindi siya matatanggal sa ulo ninyo. O pagka may incident happen, hindi tatalsik yung helmet ninyo. Ayan, nagmamask na lang po ako. Pero medium size din po ito. So overall po, ang tamang pagsusuot ng helmet, ibubukan niyo po itong dalawang gilid na to. Yan, yan. Ito, parang ito yung pinakang hawakan ninyo. Okay, kasi baka isipin niyo masikip kasi hindi niyo maisuot na ganyan. Yan, ganyan. Hindi niyo maisuot na ganyan. Hahawakan niyo po yung dalawang gilid na yan. And then, idiretso niyo po papasok sa loob. Yan, idiretso niyo papasok sa loob. Yun po yung tamang pagsusuot. Kasi, akala nung iba, sa entrada pa lang, hindi na maisuot, is hindi na kasha, hindi po ganun. Ang tamang fitting po ng helmet, kapag nasa loob na yung inyong ulo. Okay? Alright ba? Alright? Okay, ayun lang. So, yun lang yung mga tips na mga maiibigay ko sa inyo. Kasi, marami pong hindi nakakaalam kung paano po ba bumili ng tamang fitting ng helmet or kung paano ba tamang isuot ito. Okay? So, sana po nakatulong sa inyo ang video ko na ito. And, sana po ma-share ninyo doon sa mga walang idea kung paano bumili ng tamang helmet or kung paano po ba tamang isuot ang inyong helmet. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel, Maos TV. And, mag-follow and like po kayo sa page namin, Maos. Okay, nandito po yan. Ayan, Maos. And then, ang address po ng shop namin ay nakalagay na rin po sa page namin, mga suki. So, yun lamang po. Kita-kits po tayo sa kalsada. Palagi po tayo mag-iingat. And, nandyan pa rin po ang pandemic. Nandyan pa rin po si COVID. Kaya mag-iingat po tayo. Yun lamang, mga suki. See you soon. Bye-bye. Ciao, ciao.